Hindi gagawa tayo ng lumpiang gulay. So, ito yung mga nandito lang sa ref ng mga pwede nating ilagay doon sa lumpia. Meron tayong carrots, patatas, kamote, and kamote, and bawang, and sibuyas. So, may merong peras doon kasi wala singkama. So, pwede itong peras. And so, balatan lang muna natin lahat. The time lapse ko para medyo mabilis yung gagawin natin procedure. Okay. Prito yung naprito na natin yung patatas kanina. So susunod natin is yung kamote. Ito. Yan. Then ito pinagpritusan. So you can use the oil para panggisa kasi sayang din naman. Ang ilalagay is yung bawang. Ating sibuyas. So, ang susunod na ilalagay natin ay yung itong carrots. Yan. Lagay lang natin ng konting pampalata. Tapos, kung meron naman kayong oyster sauce sa bahay, mas magandang masarap yun. Pero dahil wala kami oyster sauce today, ang ilalagay ko is soy sauce or toyo. Ayan, toyo. Ayan. And asukal. Kunin ko lang yung asukal. Ayan, so toyo at asukal. Ayan. Dalawa. Tatlo. Yan. Pwede niya. So, tatlong stock ng asukal. Toyo. Tapos, pating ketchup. Yan. Tapos, yung alat, depends on nyo na lang. I-adjust nyo na lang. Depende sa panlasa nyo. Okay, asin. Yan. So, isa lang natin siya. Ilulangin lang natin. Yan. Pag walang oyster sauce, yun yung pwede nyo gamitin. Toyo, asukal, tsaka konting ketchup. Tignan natin siyang kumapit yung lasa. Okay na siya. Isama na natin yung kamote tsaka yung patatas. Kung may kamote kayo, kamote na lang. Kung may patatas, pwede rin patatas. Okay. So, leave it there lang. Leave it lang. Tapos yung peras natin, kung makikita nyo kung mga ano, matatandaan yung peras natin, hindi na natin siya sasama sa luto. Nahugasan na siya, talagyan lang ako tinanong ng sibuyas, nahugasan na siya, tapos ilalagay na lang siya kapag ibabalit na natin yung lumpiang gulay. Ayan, sige, haluin lang natin siya. Kung makikita nyo, medyo nawala na yung sabaw. Ayan, so hintay lang natin siya na mag-caramelize. Okay, so meron palang repolyo sa ref, so pwede tayo mag-add ng repolyo. So ito na yung repolyo, nahugasan ko na siya, sama na natin siya dun sa niluluto natin. Ayan. Okay. Tapos, sihalo lang natin. Huwag nyo na masyadong i-overcook yung repolyo kasi para meron pang crunchiness kapag niluto nyo yung pinirito natin mamaya yung Shanghai. Yung lumpiang gulay pala. Ayan. Huwag lang nyo lang ng konti. Ayan. Tapos, tapan nyo lang sa gitna. So, tapan lang natin. Sabit lang siguro, mga 1 to 2 minutes lang. Ayan.
natin. Kaya lang natin siyang lumamig. Pasingawin lang natin siya para mamaya madali natin siyang balutin. Kasi mahirap magbalot nito kapag mainit pa siya. Ayun, nagawa natin. So, nabalot ko na siya. So, ready to prito na siya. Pwede nang iprito mamaya. So, I think I made at least 22 na gawa ko. Prito natin mamaya. Prito lang to. Iniprito na natin yung lumpiang gulay. Pasarap sa lumpia ay yung suka. So, meron na akong nakagawa na kasi ako dati ng suka na may babad na sibuyas, bawang, paminta, sili. Ayan. Na yung ating finished product. So, this is our dinner for today. Pwede nyo rin siyang gawing negosyo. So, kapartner ng malutong na lumpiang gulay ay ang masarap na suka. Let's go! Kain na!